Good afternoon guys, welcome to my YouTube channel, like Kenner Gaming PH. Ako nga pala si Roro Novasoro ng Alfame Odin Server Central Plains. Masyadong busy guys, pero bago yan guys, shoutout muna tayo sa mga lodi natin kay Bathala X Gaming. Laging nagla-live yan guys, suportahan natin ang ating mga F2P na ano, FB page na live streamer, pati si UB Shop TV nagla-live din daw siya. So shoutout sa iyo lodi, at sana masuportahan ko kayong dalawa. So eto guys, gumawa lang ako, malas ako sa refine, basag yung ano ko, shield, yung accessory, yung cloak ko guys, basag. Na-refer ko yung shield pero wala na akong crystal. Palag-palag pa rin tayo sa KBM, palag-palag pa rin tayo. Nakita nyo ang bababa ng refine ko guys. Ewan ko ba, medyo may sumpa mga equipment nito, grabe. Kahit ilang beses ko nang nilaanan ng ano, kahit isang angat ng refined guys, wala. Oh, let's, medyo maraming nagpo-post sa FB page na nakakapag plus 8 plus ano sila, grabe no. Pero syempre, marami pang refined kasi yan. So mostly dapat talaga is mag-stock tayo ng refined, pero medyo mainit kasi ako eh. Kapag medyo ang daming katulad ko na F2P, na kapag meron na tayo mga 1M, less 1M, ang gusto nating ma-plus up, ma-up lang ng at least plus 1 lang, di ba? Kung plus 5 yan, gusto mo i-plus 6 na hanggat maaari, i-plus 6 muna lahat. Pero hindi ko alam, pero ang malas, grabe. Ilang ulit nilanan ko yan ng halos tigo 1M, tatlo na yan. Wala man lang isang inangat, kahit isang angat nga lang, wala. Eh, puro failed, basag pa. Tapos pag nirepair mo pa, di ba? Durog ang crystal. So ilang araw natin pinagpa-farm yun, tayo mga F2P. Nagtsatsaga tayo makaipon ng per day 100k mahigit na crystal farming, solid na 150 a day. Tapos biglang magre-refine ka dahil nakikita mo sa FB ang daming nagsasuccess. Yung iba wala pang protection, grabe, wala pang protection ng downgrade, walang protection ng basag. Nakakapag ano, refine, mga scam yata yan, grabe. Natitrigger ako guys, ang hirap. So ako guys, hindi ako nagpo-protection ng pang ano, ng pambasag. Sa downgrade lang ako, kaya nababasag yan guys, kasi nagtitipid din ako dahil nga wala na akong, ang hirap ng crystal farming ngayon, mababa. Pero mababa rin naman kasi ang demand ng market, kaya mababa ang sales. So balanse lang yan. Pero syempre, nakaka-trigger yung mga nagpo-post sa Facebook nang nakapag plus 8 sila dire-diretso, grabe. Meron pang isa nakapag plus 14 pa, grabe yun. Pero ako, hinahangad ko lang plus 6 lang. Nabasag pa guys, nag-failed pa, grabe. Nakita niyo yung equipment ko, nakakaumay. Pero ganun pa man din, palag-palag pa rin tayo sa KBM. Meron tayong 9M HP at 1.6 na regen, 1.6M na regen pag naka-slime tayo. Syempre, solid yan dahil PVP, ano yan eh, reduction yung slime pet. Marami lang naiinis dyan kapag kumakain yan ng, ano, ng player. Mamatay na, nakaka-survive pa. Pero may technique dyan para magamit yan na mas maayos. Nakaka-urat talaga yung refine guys. Grabe, na-stress ako. Problema ko rin guys sa pagre-refine. Hindi ako palamurang tao. As much as possible, yung mga words na medyo bad words, tinanggal ko yan. Nangyayari kapag nag-fail yung refine, yung basa, grabe. Natututuli ako magbura ang dami natin na katulad natin na kapag olats. Tapos syempre yung pakiramdam mo na, uy, nag-fail, tapos nag-fail uli. Ine-expect mo isang palo pa mag-fail uli. Tapos yung pang-apat na palo mo, ine-expect mong umangat na. Tapos failed ulit, mapapamura. Mapamura ka talaga guys, grabe. Ang hirap ng rocks, tapos sa refinement, pumapangit ang ugali ko. Natututo akong magmura, grabe. Grabe ka rocks sa akin. Isang angat lang ng shield, kailangan ko kasi sana ma-plus 6 man lang yung shield ko. Para yung aking HP regen per 5 seconds is pumalo na ng 1.7M mahigit. Halos magwa 1.7 na ang HP regen ko kapag naka-slime. Tinatarget ko talaga is lumagpas siya. So, yun nga.
Ang plano ko talaga i-plastic yung shield. Wala man lang, grabe, napakaulit. Ang tagal ko nang pina-plastic niyan simula nang nahawakan ko tong account na to. Ganyan na ganyan lang ang refine niyan. Grabe. Walang inusad. Ang sama naman. Ang sama naman. Grabe. Pinag-iisipan ko kung magbubutas na ako ng accessory ng dalawa. Iwanan ko muna ang refine. Pero syempre, naabot ko na kasi yung tamang ano ng Enchant Awakening at ng ano ng SE. Bala ko bago ko mag-level 6 ng SE, ma-plus 6 ko muna lahat ng ano ko ng main equipment ko. Pero let's say nakakaurat, ang sarap mag-quit, grabe, may mga pagkakataon talaga na tuwan-tuwa tayo sa rocks para malibang tayo. Pero may mga time naman na ganito naman, imbis na malibang tayo, guys, na i-stress naman tayo sa rocks, Diyos ko. Hindi na ako nagtataka kung bakit ang dami talagang nag-quit. Pero ganun pa rin, malaking bagay pa rin talaga yung ganyan sa game. Medyo balanse. Pero sana, di ba? Katulad noon yung pagre-refine, merong process noon na kapag nag-fail ka ng pangatlo, yung pang-apat mo pumapasok kahit isa eh. So yun yung nilalaanan talaga ng mga player. May mga binabasag talagang equipment, yun muna ang pinapalo hanggang mag-fail yun ng 1 or 2 or 3. And then papalo dun sa gusto mong ma-refine na mataas. So yun yung ginagawa kong process pero ayaw talaga. So sa iba gumagana yun pero sa akin, ewan ko ba, ilang palo ko, mabot na nga ng 5 palo, paid lahat, basag pa. So pagkabasag yan, tapos ni-repair mo, di uwi. Uwi kang luhaan, guys, grabe. Nakakaiyak ang refine, nakakaiyak. Pero ganun pa man, palag-palag pa rin tayo sa KBM, nakita nyo naman. Malakas pa rin ang ating main character. May reflect ako, nabawasan ng 10% kasi naka-stun resist na ako, guys, ng 100%, so hindi na tayo na-stun. And then poison resist 90%, so solid na solid tayo sa mga Scenics kapag nilason tayo. Medyo hindi tayo masyadong affected kahit na gusto nila tayong maapektuhan. So hindi masyadong masakit yan sa mga damage na damage nila sa atin. So, kayang-kaya. Iprolong ang mga buhay natin. Huwag lang tayo makakalaban ng mga whales talaga. Napaka-solid. Nauuso na naman ang mga crit type. Solid na sniper na crit type na mga solid ang lifesteal. Pero masakit pa rin talaga ang mga int. Grabe. May nakalaban kami na mamaw na int na whales na. Inuubos kami. Grabe yun. Pero, hindi ko nga pala na ano na shoutout yun sa mga Pilipino, mga PH sa Full House. Pasensya na kayo. Nabura yung video ko na dapat i-upload ko last week. This week. Ang nangyari kasi is na-corrupt yung ano ko, yung aking file. So, ayun. So, gumawa ako ng bagong video at ito. Pasensya na doon sa mga hindi ko na siya shoutout. Masyado akong busy this week sa real life. At napapabayaan ko ang YouTube channel ko pero okay lang yan. Normally, ang YouTube ko is ginagawa ko lang din. Libangan lang din. Hindi to para pagkakitaan ko. So, busy ako sa real life, guys. So, pasyensya na kayo. Gusto ko lang makapaggagawa ako ng mga video. Masuportahan ko ang ibang live streamer natin. Mostly, guys, mga F2P. Hindi ko sinasabing wag nating suportahan ng mga rocks player na gumagastos. Pero, syempre, mas masarap panoorin kasi mga F2P. Nakatulad natin, yung mga masyadong pa-wheels na nagla-live streamer. Kahit anong nod natin dyan, hindi natin maaabot yan. Kasi malalaki na gastos niyan, guys. So, supportahan natin, guys, para sa akin na yung mga F2P kasi yan talaga is yung possible mas makatulong sa atin, mabigyan tayo ng mga minimal guide nang sa ganun is magkaroon tayo ng tamang path at tamang build at tamang lakas. At hindi tayo basta-basta aasa sa mga paggastos sa rocks. Tulad ko, guys, wala akong gastos. Load-load lang to. Mananatili akong F2P hanggang sa maglakasan ng mga wheels na yan. Wala akong pake. Basta't ako, F2P ako. At mananatili akong puro porma. Poporma lang tayo, guys. Tulad ng sinasabi ko lagi sa lahat ng video ko. Wala sa ano yan. Wala sa awakening yan. Wala sa refine yan, guys. Wala sa SE yan. Nasa forma ang lakas. Legit yan, guys. Legit na legit. Nakita nyo naman ang forma ko. Mga
Green na green, Roronova, Sorona, Roronova. Yan. So, nasa forma, lakas talaga, guys. Tested yan. Marami nang nakapag, ano yan, nakapag-proven. Legit na legit. Wala nga pala, guys, si Adonis, kung napapansin nyo. Shoutout kay Batusay, napaka-solid. Nakasama ka namin sa KBM na hila natin. At saktong-sakto pang-combine kay Wardaddy na mataas na rin ang pen type. So, ang lalakas din man laso niya. So, dalawa assassin natin nakasama ngayon. Solid na solid, may palag tayo. Pero syempre, itong kalaban natin ngayon, medyo hindi tayo sa swerte hindi to. Malakas talaga, malakas talaga. Pero pumapalag tayo. Pero nakita nyo naman, masakit ang damage niya. Itong mga gantong kalaban, guys, kaya kong iprolong to. Kaso nga lang, syempre, sayang ang oras, naghahabol kami ng ranking, to be honest. Isa kami sa mga grind team. At ang nangyayari pag gantong medyo alanganin na tayo, guys, huwag na natin ipatagalin yung laban, ibigay na natin. Kasi syempre, depende na lang kung last game na sa KBM, pwede mo nang iprolong, pagdripan mo na lang, pwede. Pero kung gantong ano, tulad nyan, ako na lang mag-isa na tira, hindi ako kayang patayin niya kung sakasakaling magre-regen build lang ako, regen build. Siya nga pala, guys, napakakunat ng regen build kumpara dun sa ano, sa naka-shield ako ng ano, ng blue equip, tapos mataas ang HP ko nga, pero ang discarded doon is damage type yun, para lumaki ang HP para lumakas ang damage ng ignite. Yun ang purpose doon. Pero syempre, berserk tayo ng berserk doon. Pero nakikita nyo dito sa game na to, hindi ako nagbe-berserk, guys. Pang-emergency ko lang yan, pero level 10 yan. Ginagamit ko yan kung magda-damage ako tapos ignite. Pero naka-shield ako, so ang purpose niyan is skill type ako, guys. Skill ako ng skill. Pero syempre, para mamatay ako, gagamit ako ng ignite para kasi Ibigay na natin. Tulad yan, na-cancel na ignite. Kiniklik ko yung ignite para mapatay na ako. Ayan. So, nag-ahabol tayo ng ranking. Bigay na natin. So, kaklaro ko lang uli. Mas makunat ang haste build kung kunat ang habol natin. Kasi mas nakaka-prolong tayo. Skill tayo ng skill. Malakas din ang damage. At ang pinakamalupit doon, yung regen na 1.6M, mag-o 1.7M na per 5 seconds. So, ang kunat mo nun, plus yung auto counter non-stop yun, every 5 seconds ang cooldown nun, so continuous lang tayo ng continuous ng auto counter. Pagputok nun, ang sakit din nun. Pero syempre, guys, kung babasag ng Ajit, mas solid din yung ano, na-try ko rin yung shield eh, yung ano, yung berserk type, mas solid din yun pag kung babasag ng Ajit. Pero kung KVM, okay din yung kung sanay kayo doon, pero mas komportable ako talaga sa haste type. Mas mababa HP ko dito. Pag berserk ko 12M lang, pero doon sa shield 14M ako doon pag berserk ko doon. So napaka-solid. Soon, gusto kong gumawa ng video talaga noon ng comparison, pero mas gusto kong sabihin sa inyo na mas komportable ako sa haste build. Mas solid 'to. Yung iba nag-shield ng blue para mataas ang HP. And then sa talisman nila kinukuha yung haste. Ang problema ko sa talisman, level 25 na ano yan, na equip. So ititier mo pa yan, ilang tier pa bago ma-two slot. So isa yan sa problema, magastos din. Naka-two slot naman na yung blue ko, so komportable na rin ako sa blue equip ko na ano, na talisman. So yun nga. At ito, guys, tinapatan tayo ng namutasa. Solid na guild to. Grabe. Isa to sa mga humahawak ng Ajit. Pero napapansin ko, may palag tayo, no? Gumuguhit ang buhay ni Wardaddy. Medyo na sungkit si Wardaddy doon. Pero nakasungkit naman tayo ng kalaban din. So, tatry kong targetin itong, ano, itong sniper. Ouch. Nakakapag-prolong. Ayun, napatay ni 1-4. Solid. Si 1-4 nga pala, mataas na rin ng in-type niyan. At ito, tinatry natin yung HP. Sabihin natin ng kill HP tayo. So, dalawa ang Scenics natin. Pag ganyan, guys, kill HP, kayang-kaya yan. Matik yan. Ayan, medyo hinahabol natin yung HP. Hindi ko matarget. Ayun. So, yan, nahila natin, guys, ang HP. So, kailangan lang natin suportahan si Wardaddy dyan. At si Batusay,
Grabe, solid din ang build nito. Napakagandang kombinasyon nilang dalawa. At yan, patay guys. Napatay ni Juan, purang kanilang HP at panalo tayo sa Namutasa. Solid dyan, solid, grabe. Isa sa mga minsan iniiwasan talaga natin pag nakita natin ano, no? Pero syempre, palag-palag tayo sa mga semi-wheels na yan. Halos lahat ng Namo gumagastos na, lahat ng player dyan. May mga PH din tayo dyan guys. May mga kakilala rin tayo, mga Pilipino nandyan. Yun nga sabi ko, no? Sa mga PH, may nakalaban din kami sa Full House. Hindi ko lang kayo na shoutout, pasensya na. Nabura yung video. Pero sana, yung mga mamaw na PH, Pilipino, sana wag na kayo sa Full House, wag na kayo sa Rice, wag na kayo sa ano, sa dyan, sa Namutasa, wag na kayo dyan. Hanggat maaari, sana dito lang kayo sa ano, sa mga PH Guild, syempre, di ba? Ang sarap pala kasi ng mga kapwa natin PH Guild. Ako, kinukuha ako ng ano, kinukuha ako ng bacon, pero ayoko kasi nga magiging ano lang ako doon. Mga mamaw, mga wheels yun, grabe eh. Pero syempre, hindi ko iwanan ang Alfame. Ako kasi, pag nasa isang guild ako, doon lang ako. Susuportahan ko ang ating guild leader na si Fudge at ang kanyang mga council. So ako guys, hindi ako council dito. Ayoko rin maging council. Ano lang ako dito? Regular member lang ako ng Alfame. So yun guys, meron akong mga member noon sa Straw Hat na nandito ngayon, at yun nga, isa doon is pinupush ko na maging council kasi sila may kakayahan talaga sila mag-command. Ako kasi guys, alam nyo naman si Roro Nova Soro, puro tulog. Medyo antukin tayo guys, kaya yan ang problema natin. Saka medyo busy rin ako sa love life guys, kaya ano, hindi ko kayang mga ganyang responsibilidad. So pass tayo dyan. Pero syempre nakipag-coordinate ako kay Silent. Isa sa pinaka solid na council, napakasipag ng Alfame, talagang inaasikaso niya lahat, GVG saka si Ma'am Kat, mga solid dyan. So wala akong masabi sa mga council ng Alfame, so shoutout sa inyo mga lodi ko. Si ano din, si Holy Grail din, na ano, HP ni Hate, Pilipino din yon guys, grabe. Yun, isa yun sa dating Alfame, pinapakiusapan nga namin na sana bumalik na, hindi na kami galit. Si Holy Grail, ayun nga, HP ni Hate, napaka-solid. Pag nakalaban namin, wala na, bigay na, lalamunin ka lang ni Hate. Tapos syempre, solid pa yung kanilang HP na si Holy Grail. So, wala na, bigay na yun, matik. So, sana, si Holy Grail, shoutout sa'yo, sana bumalik ka na sa Alf. Kailangan ka namin, medyo kapos tayo sa HP ngayon. At sa mga makakanood nito, hiring kami ng HP. Sana makasama namin kayo sa aming grind team ng KVM. At yun nga, hiring kami HP guys. So if ever may HP papasok sa amin at meron kayong mga kasamang team, walang problema. Ipasok nyo yan sa atin, sa Alfame, tatanggapin namin kayo. HP with full team kung meron kayo. May mga ganyan kasi no, sa ibang guild. Hindi makalipat yung HP na gustong lumipat kasi meron silang iniingatang team na nakabanding na nila. Tulad ko guys, ito sila War Daddy, sila Blackbeard, ayan, si Mimi, si 1-4. Matatagal ko ng mga ano yan, ka-team sa noon pa sa Straw Hat pa lang. So napaka-solid niyan, si Miso, yon. Nagpahinga lang din si Miso. So yan, hindi ko rin maiwanan yan tulad ko noon. Paglipat ko, mga kasama ko sila lahat. At eto, pagpasok namin, magkakatim pa rin kami. Isa yun sa mga nagiging condition once nagaling ka sa ibang guild tapos gusto mo lumipat. Gusto mo yung same team pa rin kasi nga yung bonding na nabuo nyo na napakatagal na. At yung gameplay ako, sa parts ko minsan, kahit kausap ko sila lang ng chat, kahit hindi ako naka-voice call, alam ko na yung gameplay, kabisado mo na yung galawan ng mga kaibigan mo. Lalo na si War Daddy, tinatanaw ko madalas kung sino dinadamage niyan. Ramdam ko kahit di ko nga siya makita, biglang susulpot yan dahil naka-clock. Makikita ko naman kung sino binabanata niya, makikita niyo kung sino pinakamas gumuguhit dahil si War Daddy solid na solid na ang final pen niyan. Tapos ito nga, kailangan lang if ever na may HP na gustong lumipat sa amin, sana
Dahil kapos nga kami, if ever may team kayo, pasok lang kayo, tatanggapin natin yan at mapag-uusapan natin yan. So sa in-game, i-PM nyo lang ako guys. PM nyo lang ako sa... lagi naman ako nasa world. Naghahanap ako ng HP. If ever, sana makasama namin kayo sa Alfame at makasama namin kayo mga kapwa ko F2P na nangangarap magkaroon ng adjit. So kami nakagkaka-adjit naman pero medyo may time na na-olats din. Alam niyo naman ng GVG pero ang pinaka-importante doon guys is yung saya at yung bonding at yung command din. Yung mga command ng mga council natin, maiinganyo ka rin talagang mag-GVG. So solid na solid. Yung kausap ko pala na nag-pops out sa Messenger, ayan si Juris. Shoutout sa iyo, Juris. Admin yan ng ano, ng isang sa FB group ng emulator ng mga PS2, Nintendo Switch, saka Citra, Dolphin, Wii Games, admin yan sa either user Philippines. So yun, shoutout sa iyo Juris. Ginagawa niya akong admin sana sa group niya pero sabi ko busy ako sa Rocks. Dati akong admin sa mga emulator games pero medyo nag-stop ako. Ang hirap din kasi tulong ka ng tulong tapos ano, nababash ka pa. So ito, sinusuportahan ko si Juris kasi napagdadaanan niya ngayon yan, kaibigan ko rin yan. So sinusuportahan ko siya kasi willing siya mag-push ng tumulong sa mga low-end na cellphone pero walang kita din dyan, yan din ang problema. Tulong ka ng tulong, pagod ka, gawa ng apps, tapos itutulong mo, mababash ka pa. So sinusuportahan ko siya dahil gusto niya yan gawin. So yun, ako tapos na ako sa parts na yan. Hindi na ako pupokus sa emulator masyado. So supportahan ko lang siya through test. Itetest ko lang ang mga gawa niyang apps, application ng mga minomod niya. So shoutout sa iyo Juris. Pupokus muna ako sa war. Ito, napakalakas din ang kalaban natin. Kakasabi ko lang kanina guys, namutasa pala tong kalaban natin. May mga PH tayong mga kakilala na nandito sa guild na to. Isa to guys, si Kushto, si Kurapikit. Grabe mga Pilipino yan guys, nasa namutasa mga solid player yan ng Rocks. Yung iba dyan talaga may gastos na talaga sa in-game. At eto, nakatapat natin sila. Grabe, mga lodi ko yan. Si Kush, si Rizzo, si Constantine, saka si Chisu. Yan, shoutout sa inyo mga lodi. Nakatapat natin sa mga sa KBM. So na-feature ko lang din kayo kasi ano, syempre mga lodi ko to. Ang hirap, ang titigas din talaga, solid na solid. So mga PH to guys, namutasa. So yun sinasabi ko, no, sana baka naman. So sana punta kayo sa mga PH guild. Hindi ko sinasabing sa Alfame, kahit saan basta PH guild sana. Tayo mga Pilipino, wag na tayo pumunta sa mga ganyang guild na ano, international. Mapupudpud ang English natin dyan. pero sana guys, para sa akin lang kasi ha, suportahan natin mga PH guild. Kahit anong guild na puntahan nyo, basta sana PH guild. Sayang kasi, sayang. Even though alam natin na, syempre malakas na guild dyan, so magmatic, may adjit dyan. Malaking enhanced din yon sa character natin once na may adjit ang guild na sinalihan natin. Yan talaga ang mga habol nila. Pero sana, may mga guild naman na may kakayahan yan. May mga kakayahan makakuha yan. At syempre, iniisip ko din talaga yung ibang guild, yung ibang PH guild, no? Kung yung mga ganito kasolid na team nasa ibang PH guild or nasa guild natin, mas kayang kumuha ng adjit sa GVG. So, napaka-solid si Kush. Dragon na pala to. Grabe, RK na. So, matagal pa ako magiging RK, guys. Level 70, ano pa lang ang job ko? 74 pa, 75 pa lang. Ganun kasakit. So, ilang level pa ng job. So, matagal-tagal pa ako mag-RK. Gusto ko na rin sumakay sa dragon na yan, guys. Sa totoo lang. Dragon na ako, eh. Kaso nga lang, ang hirap din magpa-job level. Tapos masyado akong busy. May isa akong kaibigan na, nirequestan ko na kung possible, maigrind niya tong character na to.
Dahil wala akong oras mag-ride. Naka-cellphone lang ako, guys. Wala akong PC. So, may mga kaibigan tayo sa Rocks na mga PC user. At yun, sana matulungan niya ako. Nakausap ko naman siya kagabi. At yun nga, willing siyang i-grind sa isang slot niya ng PC niya yung aking character nang sa ganun makapagpa-arcade na tayo. So, yun nga, guys. excuse me. Yun nga, guys. Tawag nito. Ako bahala sa daily sa mga gawain araw-araw, pero may mag-grind lang sa aking character ng 10 PM onward hanggang madaling araw, hanggang umaga. So, yun. Sana makapag-RK na tayo, guys, dahil inaasahan ko once na RK na tayo. May tatlong skill akong kukunin, guys, sa RK na pang-tank. Solid na solid yun once na maging RK na tayo. So, shoutout, guys, sa team ni Kush. Shoutout sa inyo, mga lodi natin yan. Thank you. Ayan, si Kurabikit, solid na solid din yan. Thank you, guys. Shoutout sa inyo. So, pansin din natin, guys, no, si Batusay. Shoutout kay Batusay na ano. Solid katandem din ni War Daddy. Si Blackbeard naman, si Adonis na tank build din tulad ko. Kabanding ko naman yon. So, dalawa kaming pumupugpog. Dalawang solid na ignite. Makati-kati din yon, guys. Tapos si War Daddy. Ito naman, ganito, wala si Adonis. Dalawang Cynics naman, makatiring yan, guys. Ang problema natin talaga dyan, kapag dalawa Cynics natin, kapag ang kalaban natin, mga naka-poison resist yan na 90%, yun lang din ang problema. Pero pag hindi mga naka-poison resist yan, grabe, gapapil yan dyan sa dalawa na yan, solid. So, thank you guys for watching. Paki-like and subscribe. Kailangan ko ng support nyo. Medyo hindi ako active sa YouTube. Pasensya na sa mga subscriber ko. Pero soon, busy kasi sa real life talaga. Napakarami nating Rocks player. F2P na tayo. Busy pa tayo sa real life. Busy pa sa love life. At ang masakit doon, bagsak ang mga refine natin. Pero ganun pa man, ang sarap mag-quit. Pero hindi tayo mag-quit, guys. At syempre, andito pa rin tayo, susuportahan natin ang guild ng Alfame. At lagi nyo tatandaan, tulad ng mga sinasabi ko, lagi, nasa forma ang lakas. Thank you, guys!